Hello, kamustas amigos, amigas, brother and sister. I'm your brother Malones again. Now, because we have a time to share the words of God, kasi marami po nagsasabi na si Jesus Christ daw ay hindi namatay sa cross. At ito ay hindi napako. At ito lang daw ay dinala ng anghel sa langit. Ito ang sabi ng marami. Hindi nyo ba alam na sila ay nagkakamali at sila ay mga tunay na antikristo? Si Kristo ba ay namatay sa cross at napako? Yes, mababasa natin yan sa Matthew chapter 7 at ang kanyang pagkabuhay ay mababasa natin sa Matthew chapter 28. At mababasa din natin yan sa Mark chapter 15 at ang kanyang pagkamatay at kanyang pagkabuhay ay sa Mark chapter 16. At sa Luke 23 ang kanyang pagkamatay sa cross at kanyang pagkabuhay. Mababasa natin yan sa Luke chapter 24. So ating gagamitin ngayon ay sa Matthew chapter 27, kung si Kristo nga ba ay naipako at namatay at muling nabuhay. Kasi marami pong mga deceiver ngayon ang lumalabas sa sanlibutan na sinasabi nila na si Kristo daw ay hindi namatay sa cross at hindi ito napako at pinalitan lang daw ito. At si Judas daw yung ipinalit. Hindi nila alam na si Judas after ng pagkabitrin nito ay nagpakamatay at nagbigti ito pagkatapos niyang ipagkanulo si Kristo. Kaya magsishare tayo ng katotohanan ayon sa ating kasulatan. Okay? Basahin natin sa chapter 27 verse 1. When the morning was come, all the chief priests and elders of the people took counsel against Jesus to put him to death. Nakikita nyo, nag-usap-usap itong mga pari, yung pinakamataas ng mga pari sa Jerusalem, para ipapatay si Kristo. And when they had bound him, they led him away and delivered him to Pontius Pilate, the governor. Itong si Pontius Pilate po ay isa po siyang Romano. No? Itong si Pontius Pilate ay isang Romano, governor doon nung araw sa Jerusalem. Dito tayo sa chapter 27 verse 3. Then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself and bought again the 30 pieces of silver to chief priests and elders. Ibinalik ni Judas ang 30 piraso na silver coins so, sa mga pari at saka sa mga matatanda doon sa Jerusalem noong naisip niya bakit niya ipagkanulo to si Kristo at siya ay nagsisi. Okay? Sa verse 4, saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. And they said, what is that to us? See thou to that. And sinabi nito ni Judas sa mga pari na, oh, I have betrayed, pinagkanulo ko, ako ay nagkasala na pinagkanulo ko ang walang kasalanang dugo na ito. I'm betrayed the innocent blood. And he said, what is thou see? Do to that, sabi na ng mga pari at ng mga matatanda dun sa Israel. And he cast down the pieces of silver in the temple and departed and went and hung himself. You see? Ito ay sinaboy niya ang 30 pieces of silver dun sa templo at nagbigti itong si Judas dahil pinagkanulo niya si Kristo na walang kasalanan. Kahit walang kasalanan, ay kanyang pinagkanulo ito.
And the chief priest took the silver pieces and said, It is not lawful for put to into the treasury because it is the price of blood. Okay, sinabi ng mga pari dito na hindi ito kailangan ilagay sa treasury ang baryang ito, ang pirang ito dahil ibinayad ito sa dugo ni Kristo. And this took the council and bought with him the father's belt to the bury strangers in. Wherefore that field was called the field of blood unto this day. Sa verse 8 po yan. Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying, And they took the 30 pieces of silver, the price of him that was valued, whom the of the children of Israel did value. Okay? Na sinabi na pala ito ni Propeta Jeremiah nung araw pa na mangyari ito kay Kristo na siya ay ipagpalit lang sa 30 pieces of silver. Okay? So chapter 10, verse 10, And give them for the fathers of field as the Lord appointed me. And Jesus stood before the governor, and the governors asked him, saying, Art thou the king of the Jews? And Jesus said unto him, Thou sayest. Tinanong siya dito ng governor, Pontius Pilate, na ikaw ba yung hari ng mga Hudyo? Sabi ang sagot ni Kristo dito. Ikaw na mismo may sabi niya. Sa verse 12, And when he was accused of the chief priests and elders, be answered nothing. Okay, nung inano siya dito ng mga high priests, mga chief priests, mga matataas na pari, ay nung inaccuse siya dito, ay inakusan siya dito, ay hindi siya sumagot. And they said, Pilate unto him, Hearest thou not how many things the witness against thee? Oh, makinig ka, ilan yung nag-akusa sa iyo, laban sa iyo. In verse 14, And he answered him to never word in so much that the governor marveled greatly. Itong nagulat to talaga sa governor, ano? Now at the feast of the governor was wont and released unto the people a prisoner whom the word and they had then a notable prisoner called Barnabas. O pinili pa ng kasi nung araw na yon pinagpilian kung sino ang ilalabas nila, si Jesus Christ ba o si Barnabas. Therefore when they were gathered together, Pilate said unto them, Whom will ye that I release unto you, Barnabas or Jesus, which is called Christ? In verse 18, For he knew that for envy they had delivered him. Verse 19, When he was set down on the judgment seat, his wife sent unto him, saying, Have thou nothing to do with that just man? For I have suffered many things this day in dream because of him. Nung nakaupo na itong judge sa upuan niya, lumapit ang kanyang asawa at sinabi dito na I have suffered many things this day in dream because of him. Na nag-iinip ito ng marami ang asawa niya dahil kay Kristo. Baka na nag-iinip ito na si Kristo talaga ay walang kasalanan at si Kristo ay isang tagapagligtas. But the chief priests and elders persuaded the multitude that they should ask Barnabas and destroy Jesus. Kung kita nyo yan, itong mga chief priests ay pumunta ito sa mga tao at pinagsasabi nito na isigaw na si Barnabas ang kanilang i-release at si Jesus ay kanilang patayin. The governor answered and said unto them, Whether of the twain will ye that I release unto you? They said, Barnabas. Okay, sinabi nito ng governor kung sino ang i-release, ay si Barnabas ang gusto ng mga tao. Pilate said unto them, What shall I do then with Jesus, which is called Christ? They say unto him,
let him be crucified. Kung pinili pa ng mga tao na si Kristo ay maipako at mamatay. Ganito kasama yung mga tao. Hindi nila naintindihan kung ano si Kristo. Hanggang ngayon, maraming ganun. Kaya magsiingat kayo. And the governor said, "Why, what evil hath done?" But they cried out the more, saying, "Let his be crucified." Sinabi ng gobernador, ano bang kasalanan itong nagawa sa inyo? Wala naman. Kasi alam nitong judge at ng gobernador na ito na walang kasalanan sa Kristo. Ngunit itong mga matataas na pare ay gusto talaga siyang patayin. Dahil nasisira ang kanilang business, wala na silang kikitain. Naalala nyo nga na pinagtabuyan ng mga ni Kristo ang mga nagtitinda doon sa templo, di ba? And dito tayo sa verse 25. Then answered all the people and said, "His blood be on us and on our children." Then released be Barnabas unto them, that when he had scourged Jesus, he delivered him to be crucified. Okay? Nirelease si Barnabas at pinako si Kristo. Then the soldiers of the governor took Jesus into the common hall and gathered unto him an whole band of soldiers, and then stripped him and put on him a scarlet robe. Okay, basa natin yan. Basta basahin nyo lang po ang buong chapter 27 and 28. Sa Mateo, malalaman po natin doon na si Kristo ay pinako, at sa chapter 28 ay nabuhay siya dito. Okay? And when they had plaited a crown on thorns, nilagyan ng crown of thorns itong ano, yung ulo ni Kristo, they put it upon his head and reed in the right hand, and they bowed the knee before him and mocked him, saying, "Hail, King of the Jews." Oh, itong mga tao ay tinukso pa si Kristo, at itong mga sundalong ng mga Romano ay minumok nila si Kristo, ay kanila pang tinukso at sinabing, "Hail, King of the Jews." Sa verse 30, and they spit upon him and took the reed and smote him on the head. Dinuraan nila si Kristo at sinuntok ang ulo. And after that, they had mocked him, and they looked on the robe from him and put him on raiment on him and led him away to crucify him. Okay? And verse 32, and as they came out of the fan of the man who cried, "Serem, Simon," by name him, they compelled to bear him across. Si Simon also nakita nito. Si Simon, mabait na tao ito. Nakita niya si Kristo, tinulungan niya ito na magbuhat ng kanyang cross. And when they were come unto a place called Golgotha, that is to say, a place of the skull, dinala si Kristo sa Golgotha, sa lugar ng mga bungo, kasi ito nga, doon ang ginagamit ng mga Romano, ang kanilang ini-execute o kanilang pinapatay, ay pinapako doon sa Golgotha na yun, sa place of the skull na yun. Sa verse 34, they give him vinegar to drink, mingle with gall, and when he had tasted thereof, he would not drink. Kasi sumigaw ito si Jesus Christ, at nauhaw at pinainom nila ito, binigyan nila ito ng suka, at hindi naman ito ininom ni Kristo, would not drink. And they crucified him and ferted his garment, casting lots that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, "They ferted and garments among them, and upon my virtue did cast lots. And sitting down, they watched him there, and they sit up over his head, his accusation written, 'This is Jesus, the King of the Jews.'" Verse 38, "Then were there two types crucified with him, one on the right hand and one of another on other on the left." Oh, may dalawang lalaki din na pinako na pala doon kasama ni Kristo, isa sa kaliwa at isa sa kanan. "And they that pass by reviled him, wagging their heads." Tumingin ito kay Kristo ang isa. "And saying, 'Thou that destroy the temple and buildest in their 3 days,
save thyself if thou be the Son of God. Come down from the cross. Sinabi nito lang sa kaliwa. Sabi mo, isirain mong templo at pagkalipas ng tatlong araw ay iyo itong gagawin. Hindi nito na intindihan ang isa ng mga tao noon na ang sinabi ni Kristo dito ay ang kanyang muling pagkabuhay. The temple is the body of Christ, and after 3 days, he built again. It means he rose again. So, hindi nito naunawa ng mga tao. Maraming ganyan ngayon. Walang unawa. Okay? Likewise, Azo the chief priest mocking him with the scribes and elders, said, he saved others himself, he cannot save. If he that king of the Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him. Kita mo. Minumuksa dito ng mga ano, ng mga chief priests at mga scribe doon sa Israel, sa Jerusalem, at sinabi dito, oh, kung ikaw nga yung hari ng Israel, bumaba ka dyan sa cross at iligtas mo yung sarili. Maraming ngayong ganyang klaseng tao, di ba? Mula nung una. He trusted in God, let him deliver him now. If we will have him for, he said, I am the Son of God. Minuok siya dito. Ako, sabi ng mga scribe and Pharisees dito eh. Sa verse 44, the tribes also which were crucified with him cast the same in his teeth. Now, from the sixth hour, there was darkness over all the land unto the ninth hour. And about the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama labastani. That is to say, my God, why thou hast forsaken me? Some of them that stood there, when they heard that, said, this man called it for Elias, and straightway, and one of them ran and took a sponge and filled with vinegar again, and put on a reed and gave him to drink. The rest said, let us see whether Elias will come to save him. Marami talaga walang nakaunawa noong una hanggang sa ngayon. And Jesus, we had cried again with a loud voice, yelled upon the ghost. And behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rock rent, and the, kita mo, naglindol ng malakas nung si Kristo ay sumigaw. O diba? It means si Kristo ay naipako, di ba? And come out of the grave upon the resurrection, went into the holy city, and offered unto many. Now when the centurion and his dad were with him, watching Jesus, saw the earthquake and those things that were done, they feared greatly, saying, truly this is who was the Son of God. Kita mo yung mga centurion at mga sundalo doon na nakatayo ay naglindol nga. At itong temple ay nabiyak mula taas pababa. Okay? At sinabi naman ito, truly, totoo nga na siya ang anak ng Diyos. And many women were there holding afar, which followed Jesus from Galilee, ministry unto him, among which was Mary Magdalene, and Mary, the mother of James, and Jesus, and mother of Zebedee, children. When the even was come, there came a rich man of Arimathea, named Joseph, who also himself was Jesus' disciple. He went to Pilate, and begged the body of Jesus to Pilate, to commanded the body to be delivered. And when Joseph had taken the body, he wrapped it a clean linen cloth and laid in his own new tomb, which had hewn out in the rock
And he rolled a great stone to the door of the sepulchre, and departed, and then was Mary Magdalene, and other Mary sitting other against the sepulchre. Now the next day, and the followed, and the day of the preparation, the chief priests and Pharisees come together unto Pilate, saying, Sir, we remember that that deceiver said, while he was yet alive, after the 3 days I will rise again. Kita mo? Sinabi ni Kristo sa kanila dati, kaya naintindahan niya. And verse 64, commanded, rise again, command therefore that the sepulchre be made sure until the third day, lest his disciples come by night and steal him away, and see unto the faithful he is risen from the dead. So the last error shall be worse than the first. Pilate said unto them, Ye have a watch, go your way, make it as sure as ye can. So they went and made the sepulchre sure, selling the stone and setting a watch. Ang kita nyo. Sinugurado pa ng mga bantay, nag-utos ito si Pontius Pilate na siguraduhin yung nakasilyado yan at ilak nyo ng maigi at isarado nyo ng maigi at maglagay kayo ng bantay roon. Pinabantayan ba nila? Bakit pinabantayan nila si Kristo, di ba? Kasi takot nga sila. Pinabantayan nila si Kristo kasi takot nga sila. Kasi sinabi na ni Kristo nito na mabuhay siya muli. Sa chapter 28 tayo, in the end of the Sabbath, as in the began, to dawn toward the first day of the week. First day of the week, the end of Sabbath. So, morning, right? First day of the week, come Mary Magdalene and other Mary to see the sepulchre. And behold, there was a great earthquake on a lintel, for the angel of the Lord ascended from heaven and came and rolled back the stone from the door sa tafanid. Kita nyo? Nung nakita nito ni Mary Magdalene at saka ni Mary, na isang Mary na nanay ni James. Ito si James kasi, according to other gospel, kinakapatid ni Jesus Christ sa kay Mary na nanay niya. Dahil si Jesus ay hindi anak sa laman. Si Jesus ay anak ng Espiritu, anak ng Diyos. Pinili si Mother Mary para maging nanay at ma